Magandang araw. Nagbabalik, Sir Yan. Matik Yan. Ang pag-aaralan natin ay tungkol sa mga sinaunang gusali dito sa ating bansa. Ang mga tahanan sa pamayanan ay nagpapakita ng kagalingan, kakayahan at kaalamang sining ng mga taong nakatira rito. Ipinapakita rin ito ang kalikasan ng pamayanan at kung ano ang uri ng pamumuhay sa isang lugar. Pansinin ang larawan ng katutubong tahanan. Ayan. Nakikilala mo ba ang mga pangkat ng tao na nakatira dito? O naranasan mo na bang mamasyal sa kanilang tahanan at pamayanan? Ano ang inilalarawan ng mga bahay tungkol sa mga taong nakatira dito at sa kanilang pamumuhay? Ang mga masining na disenyong arkitektural mula sa ating pamayanang kultural ay isa sa mga pamana ng sining sa ating bansa na bahagi ng ating kasaysayan. Ang mga disenyong ito ay ginawang basehan din upang makagawa ng disenyo ngayon sa mga bahay, simbahan at iba pang gusali. Ipinapakita ng iba't ibang disenyong arkitektural na halos magkakatulad ang paggamit ng dibuho, kulay at linya ng disenyo ng pamayanang kultural sa disenyo ng makabagong panahon. Ang katangiang pagkamalikhain ay hindi nawala, bagkos ay lalo pang pinagyaman para sa lalo pang ikagaganda ng mga disenyong atin ang nakagisnan. Ang mga sinaunang bagay o gusali ay bahagi ng kultura ng ating bayan. Kabilang dito ang mga mosque at ang simbahan, mga lumang bahay, pati na rin ang mga museo at ilang tanggapan. Ang mga ito ay dapat pahalagahan at ipagmalaki sapagkat makakatulong ito sa paglinang ng pambansang pagkakakilanlan at pagkakaisa. Kilalanin ang mga sumusunod na gusali. No? So ayan, anong gusali kaya yan? Yan ang pambansang museo. Sumunod. Nakita nyo na ba yan? Yan ang Palasyo ng Malacañang. Sumunod naman, ang bahay na bato na matatagpuan sa Bigan. At ang sunod, ang Taj Mahal o Museo ng Mga Muslim. Ang sunod, ang Fort Santiago. Ilan lamang ito sa mga makasaysayang gusali dito sa Pilipinas. Bahay Kubo. Ang Bahay Kubo ay isang uri ng payak na tahanang kinagis na nating mga Pilipino. Ito ay gawa sa mga kagamitang madalas nating makita sa kapaligiran tulad ng kawayan, dahon ng nyog, nipa, damong pugon at iba pang mga maaaring gamitin sa paggawa ng bahay. Nakatayo ito sa apat na poste, nakadalasang gawa mula sa matibay na kahoy o kawayan. Ang bahay ay nakaangat upang magkaroon ng silong at hindi abutan ng tubig baha. Ang bubong ay kadalasang gawa sa damong pugon o hinabing dahon ng nipa. Ang dingding naman ay gawa rin sa hinabing kawayan. Mayroon itong mga bintana na nagpapanatiling bukas sa pamamagitan ng tungkod na kawayan. Ang kabahayan ay mapapasok sa pamamagitan ng hagdang gawa sa kawayan. Sumunod naman ang turugan. Sa pamayanan sa Timog, tulad ng Marawi, ang turugan ay isang mahalagang tanawin.
Ang torogan ay isang bahay na malaking tirahan ng pinakamataas na antas ng tao sa kanilang lipunan, gaya ng pinuno ng Maranao, ang datu. Ang torogan ay gawa sa kahoy at nakatayo sa malalaking poste. Ito ay napapalamutian ng panolong, ang katutubong disenyong Muslim na sari manok at naga na iniukit sa kahoy. Ang tawag dito ay ukir. Ayan, kung makikita mo o makikita ninyo, yung nasa bilog, yan yung disenyong ukir na nakalagay doon sa mga kahoy, no? Iniukit yan. Okay? Sumunod naman ang palasyo ng Malacañang. Ang unang gusali ng Malacañang ay bahay na bato. Ang mataas na kisame at mga nakakurbadang soleras nito ang naghahatid ng kapita-pitagang anyo. Ito ang opisyal na tirahan ng Pangulo ng Bansa. Pinapaganda at ipinapaayos ito ng mga pangulong naninirahan dito upang maging karapat-dapat na tahanan sa pinakamataas na opisyal. Sumunod naman ang bahay ni Gat Jose Rizal, ang ating pambansang bayani. Dito makikita ang mga antigong bagay tulad ng pang-alis ng ipa, ng palay, punka o bentilador na nakalagay sa kisame at mga pansala ng tubig. Ang kabuuan ng bahay ay maluwang at maaliwalas. Sumunod ang bahay na bato sa Bigan. Isang uri ng bahay na kilala sa Pilipinas. Naitayo ang mga ito sa panahon ng pananakop ng mga Kastila. At literal na ibig sabihin ay bahay na gawa sa bato. Ngunit, hindi lamang ito simpleng bahay na gawa sa bato. Sa totoo, ay isa itong ebolusyon ng pinagsamang arkitektura ng mga Kastila. Itinuturing ito na natatanging arkitektura dito sa Pilipinas. Panuto, kilalanin ang sinasaad sa bawat bilang. Ito ay bahay na bato. Ang mataas na kisame at mga nakakurbang soleras nito ang naghahatid ng kapitagang anyo. Pangalawa, dito makikita ang mga antigong bagay tulad ng pang-alis ng ipa, ng palay, punka o bentilador na nakalagay sa kisame at mga pansala ng tubig. Pangatlo, isang uri ng bahay na kilala sa Pilipinas. Naitayo ang mga ito sa panahon ng pananakop ng mga Kastila at literal na ibig sabihin ay bahay na gawa sa bato. Ngunit hindi lamang siya simpleng bahay na gawa sa bato. Ano kaya ang sagot sa number 1, 2, at 3? Sa unang bilang, yan ay ang palasyo ng Malacañang. Sa pangalawang bilang, ang tinutukoy ay bahay ni Gat Jose Rizal. Sa mga tatlong bilang, ang bahay na bato na matatagpuan sa Bigan. Pang-apat, ito ay gawa sa mga kagamitang madalas nating makita sa kapaligiran tulad ng kawayan, dahon ng nyog, nipa, damong ugon, at iba pang mga maaaring gamitin sa paggawa ng bahay. At ang huli, ito ay napapalamutian ng panolong, ang katutubong disenyong Muslim na sari manok at naga na iniukit sa kahoy. Ang sagot sa number 4, ang bahay kubo. At sa number 5 naman, ang torogan. Lagi nating tatandaan na ang mga tahanan sa pamayanan ay nagpapakita ng kagalingan, kakayahan at kaalamang sining ng mga taong nakatira rito.
ipinapakita rin ito ang kalikasan ng pamayanan at kung ano ang uri ng pamumuhay ng isang tao o sa isang lugar. Ang mga masining na disenyong arkitektural mula sa ating pamayanang kultural ay isa sa mga pamana ng sining sa ating bansa na bahagi ng ating kasaysayan. Ang mga disenyong ito ay ginawang basehan din upang makagawa ng disenyo ngayon sa mga bahay, simbahan at iba't ibang gusali. Ipinapakita ng iba't ibang disenyong arkitektural na halos magkakatulad ang paggamit ng dibuho, kulay at linya ng disenyo ng pamayanang kultural na disenyo ng makabagong panahon. Ang katangiang pagkamalikhain ay hindi nawala, bagkos ay lalo pang pinagyaman para sa lalo pang ikagaganda ng mga disenyong atinang nakagisnan. Ang mga sinaunang bagay o gusali ay bahagi ng kultura ng ating bayan. Kabilang dito ang mga mosque at ang simbahan, mga lumang bahay, pati na rin ang mga museo at ilang tanggapan. Ang mga ito ay dapat pahalagahan at ipagmalaki sapagkat makakatulong ito sa paglinang ng pambansang pagkakakilanlan at pagkakaisa. At dyan nagtatapos ang ating aralin. Huwag kalilimutan, Sir Yan Makyan! Bye-bye!